Ngayon, yung mga toothpaste, enough lang siya para tanggalin yung mga extrinsic na factors. Mm-hmm. Yung mga paninilaw ng ngipin dahil sa kinain o ininom. Pero, yung like yung mag-ingat tayo doon sa mga paggamit ng mga baking sodas, sabi nila activated charcoal, meron pa nang sabi na kung gumagamit kayo, yung toothpaste nilalagyan ng salt. Nakakatulong siya, nakakabawa siya. Okay, yung paggamit ng baking soda, nakakabawa siya, nakakaputi siya ng ngipin. Pero be careful, kasi itong mga baking soda, activated charcoal, salt, considered silang abrasive o nakakagasgas ng ngipin. So yung pwede silang sa regular mong paggamit o madalas kang gumagamit nun, pwedeng numipis yung enamel ng ngipin. At kapag numipis ang enamel ng ngipin, pwede ito mag-cause ng tooth sensitivity. At pwede pang, pwede umilo at pwede pang lalo maging prone yung ngipin mo sa cavities. Lalo maging prone din sa gum problems. Doto, papag-usapan na natin yung mga toothpaste, yung mga ganyan, yung mga ginagawa nating mga teeth whitening. Ano po ba talaga yung approach talaga na dapat kapag once na nagpa-dentist na po ang isang tao na napapansin niya meron na siyang tooth discoloration, ano po ba talaga yung may test po ba? Ano po yung mga first steps na ginagawa natin to treat it? Okay, kapag ang isang pasyente pumunta sa amin, no, tapos upon check-up nakita, may tooth discoloration ka na. Unang tinetest namin kung ito ba ay dahil lang sa mga kinain. Lalo na ako, isang tao ay mukhang napapadami ang kain mo ng flavored ng cheese, no? Kasi madilaw ang ngipin, ano? Tapos kapag naman, isang test doon, scratch test, no? Pag in-scratch mo lang ngipin at natanggal, lumabas siya ilalim, medyo maputi. Ito ay dahil lang sa mga kinain o ininom. So, scratch test siya. Pero upon scratching, at yun pa rin ang kulay, ibig sabihin, nang galing na sa loob. Internal. Yung, internal. Nang galing na sa loob yung pinaka discoloration o yung problem. So, kapag noon, nakita namin na because of outside factors lang yung ang naging problem o yung cause, syempre, in-inform namin patient dahil doon sa mga kinakain. Yung dental cleaning, malaking bagay na siya. Natutulong na siya. Na natatanggal na yun mostly. At lumalabas na yung normal na kulay ng ngipin. Pero kung may papansin kayo, kung ang isang tao ay nag-smoke, regular smoking, no? Yung ngipin nila, brownish na. Kahit i-cleaning din, somehow, yung stain pumapasok na sa loob. Napakahirap na niyang tanggalin. So parang nagiging internal na siya, Dok? Yeah. Kasi kumbaga, ang ngipin kasi natin para yung skin na may mga pores. Okay, may mga pores. So, doon sa pores na yon, doon pumapasok yung mga stains na mga kinakain natin, ganyan. So, lalo kung smoking ka, yung mga nicotine stain, ang tawag namin doon, pumapasok na siya doon. At hindi yun nakukuha basta-basta ng toothbrushing o kaya ng dental cleaning. Doon, sinasabihan na namin, nag-a-advise na rin kami, makakatulong na sa'yo magpa-dental whitening. Teeth whitening para kung gusto mong pumuti yung ngipin mo. So, anong ginagawa ng teeth whitening? Ayun nga, para siyang skin, no, na may mga pores. Kapag nag-apply na ng teeth whitening, tinatanggal niya yung mga stains inside. Dok, yung tooth discoloration ba, nakaka-cause ba siya ng bad breath? Oh, yes. Nakaka-cause siya ng bad breath. Ang tooth discoloration, kasi nga, again, yung mga paninilaw ng ngipin, lalo ko ito dahil sa kinain, ibig sabihin hindi maayos na naging pag-toothbrush. Oo, di ba? Hindi maayos ang oral hygiene. So, definitely, medyo nag-iiba yung amoy ng hininga. Ganyan. Ano kaya, smoker. Smoker. Oo. How about, Doc, dun sa mga, for both types po nung ano po, no, tooth discoloration, meron po ba bukod nga po dun sa nagkakaroon po ng bad breath po, no, ano pa po yung mga po pwede pang maging siguro complication kapag napatagal po yung tooth discoloration? Okay. Meron din kasing mga tooth discoloration na hindi lang because sa mga kinain. Merong iba ang complain nila, bakit po ang itim ng ngipin po? Yung itim pala na yun is a sign of cavity already. So kapag pinatagal natin na hindi maalis yung cavity na yun,
definitely, magre-result na mamamatay yung ngipin, masisira yung ngipin, magkukos ng pamamaga ng gum. So, yan. So, parang signal din po pala yung tooth discoloration na merong kailangang ayusin po sa ngipin. So, Doktor, kanina nababanggit niyo po yung sa nagsusmoke, tapos talagang mahirap na tanggalin yung discoloration sa kanilang ngipin. Gaano kadalas naman sila dapat na magpunta sa mga dentist for, bawa, magpapacheck sila or papaayos nila yung ngipin nila? Kasi alam natin, Dok, hindi lang to one time. Kailangan may time talaga babalik at babalik ka sa dentista para ma-monitor siya. We suggest, especially kung smoker, may regular dental checkup. Mm-hmm. So, di ba, ang dental cleaning natin, we suggest twice a year or every six months. So, depende sa case ng patient, kung sa smoker na to, madalas kasi sa smoker, hindi lang sa paninilaw ng ngipin ang problem. Sila din yung marami ang build-up ng tartar. Mm-hmm. Okay. So, kapag ano ng case, may gum problem na rin to. Yes, so, talagang very important ng pagbisita sa dentista, ma-diagnose mabuti, ma-treat ka agad bago pa lumala. Mm. Usually naman, Dok. Dok, sa mga ano po, yung mga teeth whitening, gaano po ba dapat, kumbaga, kadalas? Kasi meron po mga kakilala ng mga models, yung kumbaga, kailangan yung smile nila. Yung teeth whitening po ba, kumbaga, gaano ba ka, ilang beses dapat siya? Kunwari, in a year, in a month, dapat po ba, may standard po ba kung ilang beses lang? Extent lang kasi to, baka pag hanggang dito lang. Ganun. Kasi pag sumobra, baka naman sobrang maging manipis naman yung ngipin. Gano'n po kadalas lang dapat? Yan. Magandang tanong yan. No? So, ang professional teeth whitening, ibig sabihin, sa office, sa dental clinic mismo ginagawa. Ito yung, ang paninilaw ng ngipin ay parang instant. Paglabas mo ng dental clinic, maputi ka agad yan. Mostly, may mga times pa na patients ko 10 shades lighter. Grabe. It's bright pa sa future mo. Super layo, di ba? Yun ang difference sa paggamit lang ng mga whitening toothpaste. Ang mga whitening toothpaste kasi actually hindi naman siya nakakaputi. Minsan ano lang, tinanggal lang extrinsic lang, yung mga nakakadilaw lang. Pero hindi rin siya pumuputi kahit one shade or two shades, no? Ngayon, dahil sa dental clinic mismo, mas yung pinaka ingredients na gamit doon o yung chemical gamit doon, mas matatapang siya kaysa doon sa mga pang inuwi lang. O kaya nabibili lang online, o kaya sa mga toothpaste, no? Kaya, paglabas mo, instant naman siya talaga. Mm-hmm. Ngayon, may cost yun ng sensitivity din after. Again nga, dahil pores, na-open na yung pores, pwedeng mahanginan lang, medyo mangingilo to. Ngayon, kapag ganun, we advise the patient na umiwas muna sa mga colored food, colored drinks, para yung open pores, hindi na ulit malagyan ng stain, tumagal yung pinuti niya, yung effect niya. Ngayon, sometimes tumatagal to na in a year, one year. Mm-hmm. Depende sa pasyente kung pagkatapos niya ng teeth whitening ay nagkakain na, uminom na ng kape, nagtapdre, tapos ang ulam niya, minudo, no? Yung talagang mga masaong kulay, no? Ganyan. So, yun, iniiwasan yun. Ngayon, after that, para mas mapatagal pa yun, we also recommend ang pasyente gumamit ng home teeth whitening. Ayan. Oo, may home kit. Ayun, ginagamit yon at least for mga 1 week, 2 weeks na. Yan ang gagaling po sa mga dentist po nila. Kasi may mga nabibili po ngayon eh. Ayun din. May blue na color. Ano ba yun do? Ay, yung light activated light yun. No? Pang-activate nung pinaka-solution. Ngayon, mahirap magsabi. Pero ang masasabi ko lang, maging careful tayo sa nabibili online. Kasi ang main ingredient ng mga teeth whitening is hydrogen peroxide and carbamide peroxide. So, tingnan nyo ingredients. Iyan talaga nakakaputi. Pero kapag may certain percentage lang siya, kapag medyo malakas na doon, pwede na siya mag-cause ng pagka-thin nung layer ng ipin. At instead na makatulong sa'yo, mas lalo mag-cause ng sensitivity. Kaya very important advice from the dentist yung gagamitin mo na home kit. Pero Doc, how young naman yung pwede pong mag-start na po na magpa-teeth whitening? Ayan. So, in-advise natin ito sa adult na, no? Adult. Yung ibig sabihin, makapal-kapal na yung layer, first layer ng enamel. Hindi siya pwede sa mga bata. Okay? Hindi rin siya pwede sa buntis. Okay, so mas mabuti na kung buntis ay, after na, pagkapanganak na.